Yes, magandang araw sa inyo lahat mga kalalabs. Ayan, kumusta ang inyong mga araw? Ayan, so first of all, gusto ko muna kayong batiin ng magandang araw sa inyong lahat. At gusto ko munang magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta at nakaagapay sa akin. Of course, kay Ma'am Lindsay. Thank you so much, Ma'am Lynn. Kay Ma'am Jules Dicena Cabana, thank you so much. Kay Miss Mary, my friendship, and kay Jess sa kanyang anak. And kay Ma'am Connie Taan, thank you so much. At palagi kayong naka-support sa akin. And kay Tita Del, kay Tita Delia, and kay Kambal Marily, and of course kay Marilo at kay Edin, thank you so much. And Cousin Lorna Andaya, my cousin, and thank you. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga naka-suporta at ng mga naka-agapay sa akin sa aking naging journey sa Mamix. Ayan. So actually hindi na sana ako magpapakita sa inyo kasi for the past few days, may kinaharap po akong problema tungkol po ito sa health problem. And hindi naman po lingid sa kaalaman nyo dahil from time to time, nagpo-post ako sa aking FB, FB wall. Ayan. So, meron po akong kinakaharap na health condition. And of course, kailangan natin unahin muna kasi sabi nga nila, health is wealth. So, ayun po mga kalalabs. At medyo okay ako ngayon. At habang ginagawa ko po ang video nito, ay nagpiprepare naman po ako para umuwi ng Masbate dahil birthday ng mother ko. By the way, ayan, so na-miss ko lang po kayo at sa dami ng message, sa dami ng mga mensahe, sa dami ng mga nagpaparating sa akin at patuloy na naniniwala sa akin. Maraming salamat. Ayun po ang nagbuyo sa akin para ulit magpakita sa inyo dahil gusto ko ulit kayong makita dahil na-miss ko kayo. And salamat sa mga nagparating, nagpaabot ng kanilang pagmamahal. Maraming salamat po. At ako'y lubos na natutuwa, lubos na nagagalak ang puso ko dahil sa mga ipinarating nyo sa akin na mga mensahe, na mga magaganda, na walang pag-iimbot at walang halong kung anuman. So, doon talaga ako natatouch at lalo na pag sinasabi nila, iiwan mo na ba kami? Iiwan mo na ba ang Mamigs? Iiwan mo na ba kaming lahat? Ayun ang mga katanungan nila na namimiss na nila ako, namimiss na nila ang ganitong mukha. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan, char. So yun po mga kalalabs. Ayan. So doon ako parang pilit na bumabangon mula sa pagkalugmok at mula sa pagka roon ng health condition. So ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nananalangin at nagbibigay ng kanilang dasal, yung group, yung prayer group ko na araw-araw na nagdadasal para sa akin. So thank you so much dahil hindi ko mababayaran ng kahit na anong katiting na bayad diyan. Ang tanging maibigay ko lang po ay pagmamahal, pangunawa at respeto. So yun po ang ating mga sinasabi sa atin na kapag ginawan ka ng maganda, mas gawan mo ng maganda. So, yun po. Naawa lang ako kasi ang daming tumatawag sa akin, umiiyak dahil namimiss na nila ako. Yung naniniwala sa akin, so kung may hindi man naniwala sa akin, ako'y nagpapasalamat pa rin dahil kahit papano nagkaroon sila ng konting oras sa akin. So, pero labis ako nagpapasalamat sa mga taong walang ginawa kundi ipanalangin ako, kundi ipagdasal at hintayin ang aking pagbabalik.
dahil nagugo-worried sila kung ano na ba ang nangyari sa akin. Okay, so ano na ba ang nangyari sa akin? I'm okay right now, pero babalik pa rin ako. May titest pa ng mga ibang mga gagawin. So continue lang po sa pagdarasal, at kayo po ay palagi kong mabalikan, at hindi ko po kayo bibitawan kapag merong update sa akin regarding my health conditions. So bakit nga ba? Bakit nga ba naghumantong sa ganito? Eh, 'di ba? Napabayaan ko din ang sarili ko. Hindi ko minahal ang sarili ko. 'Yun yung panahon na wala akong ginawa kundi isipin ng ibang tao. So ngayon this time, gusto ko naman bigyan ng oras ang aking sarili para naman po ay, di ba sabi nga nila, bago ka magmahal ng ibang tao, bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna ang sarili mo, dahil walang magmamahal sa sarili mo kung hindi mo mahal ang sarili mo rin mismo. So, love yourself, sabi nga nila. So, ako natutuwa naman ako dahil marami pa rin akong supporters na naniniwala sa akin at nagtitiwala, patuloy na naniniwala sa mga nagawa kong kabaitan, nagawa kong magagandang bagay. So, ako ay patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil marami akong mga taong napasaya, marami akong taong nabigyan ng pag-asa na nalungkot sila during my time na hindi ako nagpapakita kasi akala nila kung ano na nangyari sa akin. But I'm safe, mga kalalabs. And awa ng Diyos, hindi natin alam kung saan tayo patutungo nito. Pero panalangin lang at magtiwala lang tayo sa Panginoon. Labis tayong bibigyan ng pagpapala ng Panginoon, sabi nga, di ba? Ako ay labis na natutuwa dahil sa tuwing magbabasa po ako ng mga message ko sa FB at sa comments sa aking YouTube channel, ay magaganda po ang mga mensahe nyo na namimiss nyo na ako. Ayan, namimiss ko rin po kayo. Sobra ko kayong namiss dahil dahil dati patuloy tayong araw-gabi nagchichikahan. Pero dahil sa mga pangyayari, yan, hinarap muna natin ang ating kalusugan. So, pumayat na ako. Ang haba na ng leeg ko. Oh, ayan. So, ayoko ipakita ang whole body ko kasi baka umaya, magulat kayo. So, pero trust God lang na talagang patuloy siyang magbibigay ng biyay. Actually, matagal na itong nararamdaman ko, ngayon ko lang talaga nabigyan ng nakapag-focus ng ano. So, papasalamat talaga ako doon sa mga taong binigyan talaga ako ng importansya, binigyan talaga ako ng pagmamahal. Pinakita niyo talaga kung gaano niyo ako mahal, gaano ako kaimportante sa mga buhay niyo. And yun ay sapat na para sa akin. And thank you so much for that love and courage, dahil alam ko na sa tuwing magbablog ako, marami ako napapasaya. Kasi tayo ay good vibes lamang at wala. Ayoko naman na nag-good vibes ako sa inyo tapos may pinagdadaanan ako. Ayoko naman na makita nyo na ngarag-ngarag ang itsura ko tapos good vibes rin ang dating ko. That's bad. Oo, magiging plastic ako sa inyo kung good vibes ang inahatid ko tapos nakasimangot ang mukha ko na ang tsaka-tsaka tapos gano'n. No, di ba? Hindi natin maibibigay ang good vibes kung sa sarili natin na hindi tayo good vibes. Di ba? So, pandayin muna natin ang sarili natin. Ayusin muna natin ang sarili natin bago tayo magbigay ng good vibes. Di ba? Dahil tayo ang good example. Tayo ang example ng pagiging good vibes at bawal ang nega. Bawal ang nega sa aking portion sa aking YouTube channel. Alam niyo po yan eh, dahil marami tayong team abroad, lalo na ang ating mga nanay, na mga mommies talaga, na sila yung mga binibigay talaga natin ng atensyon. Kasi syempre may mga edad na sila. Sa atin lang sila humuhugot ng good vibes, at palaging good vibes lamang ang ating ibibigay sa inyo, mga kalalabs ko. Kaya ang tanong natin,
Hello and goodbye na ba tayo? Ayan. So, hello dahil nagpakita ko sa inyo. Goodbye dahil ito na yung last na vlog ko. Mga kalalabs, abangan nyo po ang aking huling... okay, ito amin ko sa inyo. Kailan ko nagpakita sa inyo para makita nyo ako na I'm still alive. I'm still here and... of course, love ko kayo at patuloy akong magmamahal dahil sa inyo, dahil nandyan kayo. At meron akong obligasyon na dapat harapin dito sa aking YouTube channel. Dahil marami tayong mga subscribers, marami pa rin tayong mga subscribers. Thank you so much sa mga hindi bumitaw at nagpakita ng kanilang support. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At doon ko po inaalay sa inyo ang lahat ng ito. Lalo sa mga nag-join, di ba? Kahit wala akong update, kahit hindi ako nakikita nyo, kahit iba yung mga ina-upload ko, nag-join pa rin kayo. It's a sign na maganda pa rin yung trust nyo talaga sa akin. So, it's a sign na nagtitiwala pa rin kayo sa kakayahan ko, sa pagkatao ko, sa integridad ko. And thank you for being here with me for the almost 7 months na tayong kasama, or 8 months, like that. 7 months, kasi si Cutie magsi 7 months sa 31. So, meron akong kwento about Cutie, kaya ako nakapag-live today, ay nakapag-video today. Meron po akong kwento regarding kay Cutie. Ibibigay ko po yan bukas, dahil gusto kong i-share sa inyo, dahil baka ma-inspire din kayo regarding sa ginawang paghihimala sa akin ni Mahal during my time na down na down ako. So, ako po ay patuloy na nagpapasalamat na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat na sana ay maging kasing tibay at kasing lakas nyo rin ako pagdating ng panahon. Thank you so much mga kalalabs. Abangan nyo po.